pinaka-issue po dito, oh, bayan natin. Parang si ano ito ah. Si kinaalala ko si ganun. Gina, sino kayo ng gaya? Si Cardo siguro yung nanggaya kung ganun-ganun. Eh, biro lang ha, biro lang. Sa ngayon ay ang sistema ng gobyerno. Yung ating pong sistema na ating ipinipilit na paganahin na wala na po talaga eh. Pinipilit pa po natin ang isang konstitusyon na pumipigil sa ating pag-urlad. Hindi ko po maintindihan ang logic. Ito lang po, simple logic. Ang hilig po nating sumama sa mga trade agreement, tayong nangunguna dyan, pero ang higpit natin sa foreign investment. Yan po ang dapat na baguhin natin sa salidang ba. Yan ang 60-40 na yan. 60% kailangan pag-aari ng Pilipino, 40% yun ang magiging pag-aari lamang ng foreign investment. Alam niyo po ba dito sa Asia, eh tayo na lang po yata ang ng foreign investment na ganyang klase. Tayo na lang po, sa paligid natin, lahat sila, inungasan na nga tayo ng business. Ayan, naaintindihan nyo yung foreign direct investment kasi tinatanong ng iba eh. Medyo ipaliwanag din natin ng kaperaso ha. Yung foreign direct investment, dapat kasi sa Pilipinas ngayon, 60% pagmamayari ng Pinoy, 40% pagmamayari ng foreigner. Pwede yon. Pero dahil sa ibang bansa, isang halimbawa nga ho dito ay ang Singapore. Singapore ho ang pinakabukas na bansa pagdating sa foreign direct investment, kaya ho ang unlad-unlad nila. Isipin nyo ha, Singapore is one of the isa sa mga pinaka may makapangyarihang passport. Ibig sabihin, they can go anywhere. Imagine no, Asian country na they can go anywhere because of their passport. Without okay lang kahit walang visa. Hindi katulad natin na araw-araw kailangan tayong magmakaawa. Tenga visa, pila visa, appointment visa. Sila ho wala. Bakit? Dahil sa asenso ng buhay nila. Sa madaling salita, ang sinasabi nila sa ibang bansa, ganito lang. Hindi kami mag-TNT. Mayaman kami. Ganun ang ibig sabihin nun. Gets nyo? Bakit kami magtatangkang tumira dyan sa bansa ninyo? Eh, mas mayaman pa kami sa inyo. Ganun ang ibig sabihin na makapangyarihang visa. Ay, visa passport. Hindi katulad sa atin, nandating, ay nako, ayaw namin yung Pilipinas. Bakit? Mag-TNT yan pag napunta dito. Kaya kailangan talagang iscreen namin kung yung mga yan ay may pera ba para uumuwi. Nakita mo yung logic na sa totoo lang ha, ako ha, sabi ko nga eh, yun ang talagang matinding form of discrimination. So, yung bansa namin, since mahirap kami, kailangan nyo kaming iscreen. Kailangan nyo sabihin sa amin na, silently sabihin sa amin na, ay hindi, baka mag-TNT kami, which is totoo naman talaga. Ang daming TNT. Oh, diba? Kasi nga, walang oportunidad dito. Eh sa kanila, ang daming oportunidad. Ang taas ng, sa Singapore, kaya nga alam nyo, ang taas-taas ng ano dyan eh, ng kanilang living, it's because maraming trabaho na andyan halos lahat. Isipin nyo ah, halimbawa na lang oh, halimbawa oh, yung mga MacBook nyo, yung mga Mac, mga Apple, iPhone nyo, pag nasira, saan papadala? Singapore. Oh. I mean, ibig sabihin, may kuta yung Apple sa Asia, Singapore. Oh. Bakit sila magkakakuta dito sa Singapore? Eh kasi pwede naman pagmamayari namin eh, pwede kami magrenta lang. Nang sabihin, magre-renta lang kami ng building o ng lupa para itayuan namin ang opisina. Hindi kailangan ipagmayarian ng isang oligarch. Sa Pilipinas, para makapagtayo ka, kailangan makipag-coordinate ka sa mga oligarch. Makipag-usap ka kay ganito. Sila, para 60% kanila, 40 sa'yo. E sinunggunggong nga naman na magtatayo dito masyado ng malaking kumpanya kung ganun kataas ang ibebenta mo doon sa taong nandito, di ba? Tayo na lang po dahil dyan sa saligang batas na sinasabi na 64. Ganito lamang po explanation yan. Dadating dito yung investor, ahanap yan ng partner dito. Ang mahanap yan ng partner, yung mga local oligarchs natin. Yung mga local oligarchs natin, yan ang nagkocontrol ng lahat ng negosyo. Monopolize nila yung mga negosyo. Sabihin nyo na, dikit-dikit yan. O sinabi nyo, yung ibang oligarch, may pagkain na negosyo, may lahat na huwag na una tayo magkulang. Kaya itong foreign investor, pag dyan nag-invest, yung perang dinala ng foreigner na to, ang kakamal niyan, yung local. Alam nyo ba bakit hindi mapasa-pasa itong lintik na federal correct the constitution, itong ating mapalitan tong constitution natin? Alam nyo kung bakit? Kasi nagsimula yan saan? Sa kampanya. Eto, bibigyan ko kayo ng example. Paano ka mananalo bilang senador kung hindi ka gagastos ng mahigit 500 milyon o 100 million? Oh, paano kung hindi ka gagastos? Pera-pera ang labanan. Oh, whether you like it or not, sa mga barangay, kailangan kang maglagay dyan sa mga barangay-barangay. Oh,
para ilagay ka sa sample ballot at ilakad ka. Pera. Pera ang katumbas niyan. Saan kukuha ang isang politiko ng malupit na pera? Tanungin ko kayo. Walang iba kung hindi dun sa mga negosyante, oligar. Dun sila kumukuha. At bakit naman mag-i-invest itong mga lintik na oligar na ito sa mga politiko? Para pag may batas na tulad nito na pinipilit ni Robin Padilla, sandali, malulugi kami dyan. Pag pinapasok ninyo ang ibang mga negosyante at nag-invest sila ng malaki dito, yayari kami dyan, di na namin makukontrol ang market. So, kaya hindi mapasa-pasa yung lintik na yan. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, kontrolado nitong mga oligark, yung mga senador, yung mga kongresista, kontrolado nila. At pag sinabi nilang, no, inonyo yan ha, huwag nyong papayagan yan. Ha? Naku po, wala na. Boboto yan. Sasabihin na naman ng mga politiko, ah kasi ganito yan, hindi makakatulong yan, hindi ganyan. Oh, ang dami ng palusot. Diyan magaling ang politiko, bumali ng mga kung ano-anong katotohanan, di ba? Kaya maniwala kayo sa akin na hindi, napakahirap ng gagawing laban ni Robin. At nakakatuwa naman dahil kahit siya ay nanalo na, hindi ho siya nagbabago, di ba? Hindi ho siya nagbabago ng kanyang prinsipyo, hindi ho siya nagbabago ng kanyang pangako na yan ang kanyang ipagsisigawan, ang federalism. Sana talaga, ako isusuporta talaga ako dito kay Robin sa kanya. Unless mabago natin ang bansang ito, sa susunod na eleksyon, kung sino na naman yung sikat, yun na naman ang mananalo. Partner niya. Bakit ko nasabi yan? Tumaas ba yung sweldo natin? Huli kong balita, 33 pesos ang tinaas ng sweldo. Yun ang na-approve. 33 pesos. Hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong. Pero yun yung nabasa ko. 33 pesos. Ako, noong nag-computation ako niyan, dapat kung gusto natin magkaroon ng kahit paanong maging hawang pamumuhay ang isang Pilipino, sana man lang umabot ng 800 to 900 pesos. A day. So kung 500 plus noon, plus 33 pesos, baka hindi pa umabot sa 600. Kulang pa rin. Ang tanong, yung mga mayayaman na lok, dahil sa batas na ginawa ng 1987 Constitution, ang yumayaman, yung mayaman na. At yung mga mahihirap, lalong umihirap. Kasi hindi naman umabot sa kanila yung investment ng foreigner. Huwag na tayong magkunwari pa na kaya natin. Ha? Huwag na. Sobra na. Magmula 1987. Ano na ngayon? 2022 na. Wala namang gumanda sa buhay natin. Huwag tayong magbulahan. Yung mga figures na okay, tumaas tayo, maganda ang ating economic growth, ating GNP, praise God, tumaas tayo. Pero ang tanong, nararamdaman ba ng tao sa baba yung sinasabi nating growth? Guminhawa ba yung buhay ng mga nasa baba, yung 80% ng ating mga kababayan? Alam mo, ito lang, isang proof. Kasi sinasabi niya since 1987, may problema na tayo nung constitution natin, 1987. Mula noon, isa lang ang i-observe nyo. Ha? Isa lang. Dumadami ba ang OFW? Yes or no? Pag dumadaming OFW, that's a simple indication na we have a problem in this country. Bakit? Dumilipat Umaalis ang tao dito. At ito masama. Ito, sigurado ko, alam nyo ito. Ako rin, OFW ako, alam nyo ito. Kayo mga OFW, tumataas ba sahod nyo sa ibang bansa? Di ba bumababa na? Bakit? Kasi marami nang pumapatol sa mababa. Bakit? Kasi andami na. Nagigets nyo? Pag marami, syempre, yung mga employer, medyo, madami na sila nag-a-apply sa akin. Pwede ko nang babaan ngayon. Di ba? Pwede ko nang baba yung sahod dahil andami na nag-a-apply. Bakit madami na nag-a-apply na OFW? Kasi nga, pahirap ng pahirap sa Pilipinas, so nag-aalisan na sila. Ang dami na ho. Sigurado ako kung yung mga taga-probinsya ang pangarap makapapunta Metro Manila, yung mga nandi dito, ang pangarap na talaga mag-ibang bansa na dahil hirap na hirap na. At dahil sa dumadami yan, maniwala kayo, bababa ng bababa ang... dati kasi naalala ko, ito pasensya na ho, naalala ko ito nung bakit pasensya? Noong 1980s na 90s. Meron pang tinatawag sa Japan noon na parang visa para sa mga musikero. Tapos merong minimum yun, $1,000 noong time na yun, ha, minimum yun. Maniwala ho kayo sa hindi, ngayon meron nang pumapatol sa $300 kada buwan. Bakit? Kasi comparing naman dito. Iniisip na lang nila magkakabonus sila doon, magkakaroon sila ng additional. Pero may mga pumapatol na ganoon, 300 to 400. Dati may minimum pa. Actually masama na yung 1,000 dati, 'di ba? Yung 1,000 kang tatanggap, medyo masama na loob mo noon, parang yun na yung parang sinasabi wala kang katalent-talent. di ba? Ngayon, naku, yung iba, 700. Ang pinaka-standard na ngayon, narinig ko 700 to 600. Dahil nga sa sobrang dami ng OFW nag-a-apply na. Yun ang indication ng ating ekonomiya. Huwag na natin pasikut-sikutin yung GDP. Ganito, inflation. At wala tayo dyan. Bumagsak tayo sa economics.
Sa economics, bumagsak tayo dyan eh. Simple na lang yan eh. Dumadami ba ang OFW? Yun ang tanong doon.